Hi mga ate at kuya, happy fiesta! Uy, hello! Happy fiesta! Ako po si Buboy, taga-roon sa may bisitasyon. Maaari po ba akong magtanong? Oo naman! Ako nga pala si Ampol, at siya naman si Ate Bien. Ano ba ang tanong mo? Meron po kasi kaming school project kung saan kailangan namin pumili ng isang santo at siya ay pakilala. At dahil madalas ko po kayo makita rito sa simbahan, kayo po ang naisip kong pagtanungan. Eh, sino ba ang napili mong santo? Si Santa Marta po, pampatrona ng ating parokya. Tamang-tama, matutulungan ka namin dyan, di ba, Apple? Oo naman! Tara, hayaan mong ipakilala namin sa'yo kung sino nga ba si Santa Marta. Sino nga ba si Santa Marta? Ayon sa nasusulat sa Biblia, si Santa Marta ay mula sa Betania sa bayan ng Jerusalem. Siya ay kinikilala bilang patrona ng mga tagapaglingkod at tagapagluto. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing 29 ng Hulyo taon-taon. Paano niyo po mailalarawan si Santa Marta? Ang pinakakapansin-pansin sa imahe ni Santa Marta ay ang hawak nitong krus sa kaliwang kamay at sangang may mga dahon sa kabila. Isa rin sa palatandaan ng imahen ang buhaya sa paanan nito. Buhaya sa paanan ng santa? Pwede niyo po bang ibahagi sa akin kung ano ang kwento sa likod nito? Oo naman! Noong unang panahon, taong 48, nang mapadpad si Santa Marta sa maliit na bayan ng Nerluc na malapit sa ilog ng Rhone sa pagitan ng mga bayan ng Arles at Avignon. Hindi lubusang makapanirahan ang mga mamamayan ng Nerluc sa lugar dahil sa isang malaki at nakakatakot na halimaw na nagkukubli sa ilog. Ang halimaw na ito na tinawag na Tarask ay pinaniniwala ang isang malaking buwaya, ngunit isinalarawan bilang isang dragon sa mga panulat alinsunod sa nakagawian ng mga panahong iyon. Ang kinatatakutang dragon ay pumapatay at kumakain ng mga taong naliligaw sa dahong iyon at naging sanhi ng lubos na pagkatakot ng mga mamamayan sa bayang ito. Ang mga mamamayan ng Nerluc ay nakiusap kay Santa Marta na sila ay tulungan na mapuksa ang halimaw. Nakakatakot naman po. Kung nabuhay ako noong mga panahong iyon, ay siguradong hinding-hindi ako lalabas ng bahay. Kahit ako rin ay biglang napuno ng takot nang mabasa ko ang kwentong ito. Ngunit, ibahin natin si Santa Marta. Buong tapang at puno ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon, tinungo ni Santa Marta ang kinaroroonan ng dragon at doon ay nasumpungan niya ito habang nilalapastangan ng isang kaawa-awang tao. Umawit ng mga papuri sa Panginoon si Santa Marta at ipinakita sa dragon ang tangan niyang krus. Sabay wisik ng banal na tubig na galing sa sisidlang tangan niya. Kapag dakay, naging animoy maamong tupa ang Tarask at ito ay mapagkumbabang nanikluhod sa harap ni Santa Marta. Ang halimaw ay iginapos niya gamit ang sinturon ng kanyang damit. Dinala niya ang napaamong dragon sa mga mamamayan ng Nerluc na lubha namang natakot sa halimaw at kagiyat na kumilos upang ito ay mapaslang sa pamamagitan ng kanilang mga sibat. Hindi nanlaban ang halimaw at namatay ng payapa sa piling ni Santa Marta. Ang galing naman ni Santa Marta! Mapapatunayan sa kwentong ito ang dakilang mga bagay na magagawa ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Tama ka riyan, Buboy! Tunay ngang ang pananampalataya ay nakapagpapatibay ng loob at walang makatatapat sa kapangyarihan ng Diyos. Pero alam mo ba na hindi lang sa kwentong iyan na saksihan si Santa Marta? Saan pa po? Sa Biblia, una nating nakilala si Marta sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tumuloy sa kanilang tahanan si Jesus at inilalarawan si Santa Marta na abalang-abala sa pag-estima sa mga bisita. Samantala,
Itinuro ni Jesus kay Martha ang higit na mahalagang dapat na pinagkakaabalahan sa buhay at ito ang pagpapayaman ng sarili sa salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo naman ni San Juan, higit na nagkaroon ng linaw ang pagkakakilala natin sa pagkakaibigan ni na Kristo, Martha at ng kanyang mga kapatid. Muling bumalik si Jesus sa kanilang tahanan upang gawin ang isa sa mga dakila niyang himala, ang pagbuhay sa kanyang namatay na kapatid na si Lazaro. Itinuturo ni Jesus kay Martha ang katotohanan na si Jesus ang muling pagkabuhay. Wow! Napakaganda naman po ng aral sa kwento ng buhay ni Santa Martha. Tiyak akong tulad ko, marami rin matututuhan ng mga kaklase ko kapag ibinahagi ko ito sa kanila. Sigurado ako riyan, Buboy. Ako rin, bilang isang lingkod, ay umahanga sa kung paano pinaglingkuran ni Santa Martha ang ating Panginoon. Salamat po, Ate Bien at Kuya Ampol. Marami po akong natutuhan sa buhay ni Santa Martha nang dahil sa inyo. Pasensya na po at naabala ko pa kayo. Ano ka ba? Wala yun. Masaya akong nakapagbahagi kami ng kaalaman sa iyo. Sana katulad namin ay maging inspirasyon mo rin si Santa Martha sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sana hindi lang ito ang huling beses na makikita ka namin dito sa parokya. O siya, sige. Happy Fiesta, Buboy! Paalam!